Yeah. Enjoy po kayo mas tayo. It's a, it's a celebration every Sunday, of course. We're gonna be praising our Lord and Savior. So, let's have fun, enjoy. And show Him how much we appreciate Him every day, every second, every moment. Brother, they have to make you sure again. Ngayon po, tayo po ay aawit ng isang awit. Amen. So, let's go, Jerry! Thank you.
our scripture reading first. We are so excited for the blessing, that's why. Ayan. Sino pa excited sa blessing ng Panginoon sa umagang ito? Hallelujah. Sino pong mahilig sa hugot? Yung ano, ito na lang. Yung pag may nakita sa Facebook, ika-copy-paste. Kasi maganda yung hugot or maganda yung quotation. Ang tanong mo po ngayon, sino pong may cellphone? Not me. Sino pong may Bible? Brother. Yan. Ngayon po ang gagawin natin, since may cellphone kayo, mag-take down po tayo ng note. Kasi ayoko pong magsalita ng salita ng Diyos na hindi po natin matatandaan or hindi natin ika-copy-paste. Okay lang po ba, Dil? So pwede po natin buksan yung cellphone natin kasi magagamit po natin po sa in the middle of this scripture reading. So mag-take note po tayo. Nung mga Bible verses lang po, hindi yung buong Bible verse, kundi yung mga, yung book para ma-review natin mamaya. Okay lang po? Yan. Sabi po dito, repent, believe, and be saved. God does not pitch out His blessing to those who are far off, yung malalayo sa Kanya. His blessings are reserved for those who draw near, yung lumalapit po sa Kanya. He wants us to understand His history, yung po yung history, at dito po tayo tatakbo, and His glory, His ways, and He wants us to know Him. He wants our lives to tell His story. Ibig sabihin po, na sa pagkilos natin, sa pamumuhay natin, hindi man tayo nasasalita, hindi man natin pakinakausap yung ibang tao, eh, nararamdaman na nung ibang tao yung salita ng Diyos. Kasi, you're telling His story sa pamamagitan ng pamumuhay nyo. And so here we are, focused with a decision to make. May decision daw po tayo gagawin. Will your life tell His story? Will your life sing the song of the redeemed? Hallelujah. Ngayon ito na po, mag-note po tayo sa Bible. Buksan niyo po yung cellphone niyo. Sabi po sa Isaiah 53, again, Isaiah 53, 59, 12, man caused a broken relationship with God. Ito po yung story, ito po yung history. Sabi po sa Jeremiah 50, 29, the honor and justice of God's character was offended by sin. Oh my Lord. Sabi po sa John 8, 34 to 36, man became enslaved to sin. Hallelujah. Romans 3:23, man could not undo it. Hindi daw po kaya ng tao. Or avoid the penalty of death. Kasi ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan dati. Or be good enough to pay the debt. Yung pagkakasala natin. But, not yet. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 7-9, God could have just walked away. Pwede daw pong umalis na yung Panginoon. Game over. Tapos na. Sabi niya, so, okay, bahala kayo. Pinili niyo magkasala. Ano na, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po ganun ang Panginoon. But He did not. God is holy and just, and yet God is steadfast love. Sabi po sa Psalms 107. 2 Corinthians 5:19. God made a way for man to be restored. Ito na po yun. Mag-i-restore tayo ng Panginoon. The only way to restore was to satisfy the debt. Yung mabayarin yung pagkakautang, sabi sa Colossians 2:14. Defeat the certainty of death. Yung kasiguraduhan kamatayan. Sa 2 Timothy 1:10. And break the shackles of sin. Yung shackles? Tanikala. Sabi po sa Psalms 107. No one could do that. Walang ibang makakagawa na except the God Himself. Acts 14:12. Excited po ba kayo? No one could do that except God Himself. Romans 8:3. So He did. Ito ang favorite verse ng bawat isa. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, so that whoever believes in Him can be saved and be redeemed. Being redeemed is being restored. Binabago tayo. Being redeemed is being restored to the relationship with our God. Galatians 4:4-7. Nakuha niyo po ba yun? A perfectly holy God could have just walked away. Pwede tayong iwan. Kasi pinili natin magkasala, but yet He did not. But God did not walk away because He is also steadfast love. More importantly today,
You need to know that steadfast love, pinadala niya yung kanyang buktong anak so that we can be redeemed and we can be restored. So, ang may sasuggest ko lang po is ibalik natin yung pagmamahal, yung steadfast love ng Panginoon by worshiping Him. Hallelujah. Kasi, hello? Kasi, karapat-dapat na papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tama po ba? Kung may, alam ba, utang kayo malaki tapos may nagbayad, hindi ba kayo magte-thank you? Let's say may utang ngayon na 1 million. 1 million Hong Kong dollars. But someone paid for it. Siyempre, magiging ano ka, parang in debt ka sa kanya. Pero ang Panginoon, all you need, ang kailangan lang natin is to worship Him and to follow Him. Hallelujah. Kasi bagong ano na tayo, bagong nilalang na tayo. So sa umagang ito, papurihan natin ang ating Panginoon. And yung sinabi ko kanina, yung mag-take note, pag si pastor nagsasalita, o kasino man nagsasalita ngayon sa harap, take note. Kasi pag umuwi natin ng bahay, pwede natin i-review. And pwede natin i-copy-paste sa Facebook so that everybody can read it and makakilala sila sa Panginoon. Deal? Deal. God is good! All the time! And all the time! Because of that, mag-pray tayo. Hallelujah. Let's close our eyes. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Isang linggo po sila nagpagal, Panginoon. Isang linggo po sila nagtrabaho para sa kanilang pamilya. May kanya-kanya po sila pinagdadaanan. Pero Panginoon, alam namin na hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Lagi ka nasa tabi namin, Panginoon. Lagi mong hawak ang aming buhay, Panginoon. You are so faithful, Panginoon, sa bawat isa. Maraming po salamat sa iyong provision, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pag-aalaga sa bawat isa, sa kalungkutan, sa kaligayahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Doon ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa hininga ng buhay, Panginoon. Maraming pong salamat.